So ngayon nga ang patapos na nga ang regular season at nalalapit na nga ang playoffs. Alas 25 plus games na nga lang ang lalaroin ng mga NBA teams at yun, magre-ready na nga sila sa playoffs at pati na rin ang kanilang roster ay nilire-ready na nga rin nila. Kumukuha na sila ng mga player through trade na nangyari nga nung bago matapos ang trade deadline, kumukuha ang mga teams ng mga players from the buyout market. So ang mga ilang contending teams nga na gumagalaw na at gumagawa ng kanilang move para ma-improve nga ang kanilang roster na magkaroon sila ng chance sa championship ay ang isa nga dyan ay ang Denver Nuggets na ngayon kinuha nga nila sa Aaron Gordon through trade. Nakuha nila yan mula sa Orlando Magic. So ang Nuggets nga ay definitely nag-improve nga sila at ngayon nakaupo nga sila sa number 6 spot sa Western Conference. At alam nyo ba, 4 to 5 games behind lang sila mula sa second spot. So talagang makikita mo na tight ang laban dito sa Western Conference at sa seeding nga sa playoffs. At ang isa pang team na gumalaw na rin ang Los Angeles Clippers dahil kinuha nga nila etong si Rajon Rondo mula sa Atlanta Hawks at kapalit nga nun si Lou Williams na tatlong beses na naging 6th man of the year. So talaga nga nag-sacrifice itong Los Angeles Clippers para nga makakuha sila ng kanilang kakulangan sa point guard position na playmaker. So si Rajon Rondo nga ang perfect guy para sa posisyon na yun at para nga sa Los Angeles Clippers. Kaso nga, ipinagpalit nga nila ang kanilang scorer off the bench, yung number one scorer nila, yung opensa nila sa bench. Pero titingnan natin kung worth it ba ang pag-trade na yan ng Los Angeles Clippers para nga dito kay Rajon Rondo. At isa pang notable na team na gumawa ng trade para ma-improve ang chances nila sa championship ay ang Miami Heat dahil nakuha nga nila si Victor Oladipo mula sa Houston Rockets. So yun, isa na naman yung magandang move para sa team na yun dahil ma-improve nga ang kanilang chance na lumabas sa Eastern Conference dahil ngayon may malalakas nga na team doon na kagaya ng Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks at Boston Celtics kahit na nag-i-struggle sila at pati na rin ang pinaka-favorite sa Eastern Conference na Brooklyn Nets. Now, pag-usapan na natin ang topic ng video natin na ito dahil ito rin Lakers, Los Angeles Lakers at pati na rin itong Brooklyn Nets ay gumawa nga rin ng kanilang mga move para mas ma-improve pa nila ang kanilang mga chances pagdating sa pagkuha ng championship ngayong season na ito dahil alam naman natin na bago pa nga mag-start ang season, silang dalawang team na nga ang favorite na umabot at maglaban nga sa NBA Finals. Maraming mga fans, maraming mga analyst na sumusuporta nga sa idea na to. Lakers versus Nets nga daw sa NBA Finals at ngayon, nagdagdag pa nga sila ng kanika nilang mga player at ng mga bala nila para nga ipanglaban sa mga NBA teams. Unayan na natin itong Brooklyn Nets dahil sila nga ngayon ay parang all-star team na nga dahil sa sobrang daming all-star sa kanilang roster. Tingnan nyo ang kanilang lineup, yung possible lineup nila, yung 10-man rotation na pwede nilang gamitin sa NBA playoffs. So para nga sa kanilang point guard position or pwedeng sa shooting guard ay si Kyrie Irving nga at si James Harden naman. At pwede rin sa point guard na currently ay naglalaro nga ng point guard para sa Brooklyn Nets. Andyan din ang scoring machine na si Kevin Durant sa small forward position. At pag na rin ang kanilang newly acquired na si Blake Griffin at kanilang kakakawar lang ngayon na si LaMarcus Aldridge. So yan ang possible starting 5 ng Brooklyn Nets. Possible pa lang naman yan at baka mamaya ay may adjustment pang gawin itong si Steve Nash para mas balance nga ang starters at pagdating rin ang kanilang bench players. At para naman sa kanilang mga bench players, nandyan nga si Timothy Luwabo Cabarrot or TLC in short, si Bruce Brown nakilala pagdating sa kanyang depensa at ito namang si Joe Harris, isa rin nilang scorer at kanilang shooter din. At sa kanilang mga power forward para sa kanilang bench ay si Jeff Green nga ay pwede dyan. Pwede rin man siya maging starter gagaya ng nilalaro niya ngayon. At si DeAndre Jordan din ay nandyan sa kanilang center position para sa bench or pwede rin naman sa starter siya. So yan nga ang possible lineup na iran ng Brooklyn Nets pagdating sa playoffs na hindi naman nila ilalaro obviously ang kanilang 14-man player sa roster nila. So baka mamaya pa nga ay magbawas pa nga sila to 8 to 9 na lamang ang kanilang rotational players pagdating nga sa playoffs dahil ganun halos ang ginagawa ng mga NBA teams. Pero baka maging exception nga itong Brooklyn dahil nga marami silang magagaling na player na kayang mag-produce sa playoffs. So yun nga ang roster ng Brooklyn Nets or ang kanilang best 10 players sa kanilang roster. At para naman sa favorite nilang makaharap sa NBA Finals ang Los Angeles Lakers. So para nga sa kanilang point guard position, nandyan nga ang mabilis at very good defender na itong si Dennis Schroeder at nandyan din si KCP na kanilang 3 and D player at ang kanilang leader sa kanilang team na si LeBron James ay nandyan din.
Si Anthony Davis na ngayon ay wala pa nga rin at hindi pa siya naglalaro dahil sa kanyang injury ay nandyan para sa kanilang power forward position. At si Andre Drummond, nakaka-acquire nga lang nila ngayong araw ay pwede na lang i-start. Dahil ayun din naman ang reason bakit kinuha nila itong si Andre Drummond, para punan nga ang pagkukulang sa kanilang depensa, ang paint protection nila at pagre-rebound nga nila. So obviously, mag-i-start niyan si Andre Drummond over Mark Gasol. Para naman sa bench ng Los Angeles Lakers ay nandyan si Alex Caruso, andyan si Talen Horton-Tucker na napakabata pero napakagaling sa depensa. Si Kyle Kuzma ay nandyan naman para sa bench ng Lakers sa small forward position at ang kanilang number one scoring option sa bench, si Montrezl Harrell, para naman sa power forward position ay maglalaro syempre para sa Lakers. At si Marc Gasol na isang unconventional big man or hindi normal na big man dahil sa kanyang 3-point shooting at sa kanyang passing ability. So yan nga ang bench ng Lakers at sa kanilang 10-man roster. So yan ang pwede nga nilang iran sa NBA playoffs. At kagaya din ng Brooklyn Nets, pwede rin silang maging exception na mag-run ng 10-man roster dahil sobrang lalim nga ng kanilang team. So yan nga ang 10 best players ng dalawang team, ang Los Angeles Lakers at ng Brooklyn Nets. So obviously lahat naman siguro ng mga NBA fans ay nakikita na itong dalawang team na to ay pwedeng magharap nga sa 2021 NBA Finals. Pero sana bago pa man pumasok ang NBA playoffs ay maging healthy na nga ang mga injured players na itong dalawang team na ito. Si Anthony Davis ng Lakers, si LeBron James ng Lakers at si Kevin Durant naman ng Brooklyn Nets. Dahil hanggang ngayon ay matagal-tagal pa nga ang kanilang hihintayin itong tatlong player na ito bago pa nga silang makapaglarong muli at makapag-ready nga sa playoffs. Sana nga ay bago pa nga mag-umpisa ang playoffs or sa ending ng regular season ay makabalik na nga itong tatlong player na ito para pagdating nga natin sa NBA playoffs ay ang tatlong player na ito ay kondisyon na at ready na makipagbakbakan sa NBA playoffs. Now, kahit na favorite nga itong dalawang team na ito, ay huwag natin mamalitin ng ibang mga NBA teams, ang Philadelphia 76ers, ang Los Angeles Clippers, ang Phoenix Suns, ang Utah Jazz, ang Milwaukee Bucks at iba pang mga NBA teams dahil hindi natin sigurado kung ano ang mangyayari. Baka mamaya mas gumaling nga sila sa playoffs. Pero sa ngayon, favorite nga ang Lakers versus Nets para sa NBA Finals. Ngayon, ang tanong, sa tingin nyo ba guys, sino ang mananalo kung sakaling magharap ang dalawang team na ito? Ang Los Angeles Lakers ba para sa kanilang repeat title or back-to-back championship or sa Brooklyn Nets sa kanilang first championship in a long time? So for me, player-wise, mas magaling ang Brooklyn Nets. Player-wise guys, to be clear, kasi tingnan nyo naman, Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant. So player-wise, pero kung team overall lang naman ang usapan, Lakers na yan syempre. Yung team overall, may opensa, may depensa, kumbaga parang walang weakness nga sa team. So Lakers ako dyan, pero kung player-wise or superstar-wise, ang Brooklyn Nets ang may lamang nga dyan. So kayo guys, ano bang opinion nyo? Comment down below, Lakers or Nets? At syempre explain nyo rin kung bakit napili nyo yung team na yon. So yun lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!